20 hardware sa Batangas nabisto ng DTI na nagbebenta umano ng substandard na construction materials. Nagbabalik live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, tagumpay yung pag-iikot ng Department of Trade and Industry sa iba't ibang lugar dito sa Batangas. Layo ng pag-iikot na ito yung pag-inspeksyon sa iba't ibang hardware dahil nais matiyak ng DTI na hindi nagbebenta yung mga hardware ng substandard na construction materials. Sa ikatlong araw ng inspeksyon ng Department of Trade and Industry Calabarzon sa iba't ibang hardware sa lalawigan ng Batangas, umabot na sa 20 hardware ang nahuling nagbebenta ng substandard construction materials. Balak ng DTI na pagpaliwanagin ng may-ari ng 20 hardware. Papatawan po sila ng penalty, pero sila naman po ay bibigyan din po ng pagkakataon na may explain po ang kanila pong ano po ba ang nangyari on their side, at saka pwede din naman po silang magbigay po ng kanilang mga patotoo kung saan po nila ito nabili. Kasi po para hindi na po nila tangkilikin yung mga nagbenta sa kanila ng mga representatives ng mga importers natin, o halimbawa po ay manufacturers, o sila po baka po sila inalin lang. Kaninang umaga, ang hardware na ito sa Batangas City ang ininspeksyon, pero wala namang nakitang paglabag dahil di kalidad ang mga produkto. Ito ang nais matiyak ng DTI, kaya nagsasagawa ng inspeksyon. So maganda po itong ating naging pagtutulungan ng dalawang grupo under the Department of Trade and Industry, sapagkat muli po nating naisagawa ang atin pong titingin sa atin pong mga establishments kung ang kanila pong mga inio-offer na produkto na pwede pong bilhin ng ating households, pati na po ng mga malalaki po na may mga ipinapagawa, ay conforming to product standards. So ibig pong sabihin, kung sila po ay nagko-conform sa product standards, ang mga produkto po na ito na kanilang itinitinda na subject po sa mandatory certification natin ay ligtas. Sabi ng DTI, nasa halos 2 milyong halaga na ng construction materials ang kanilang naselyuhan at hindi na pwedeng ibenta. Patuloy pa silang magsasagawa ng mga ganitong operasyon para matiyak ang pagsunod ng mga negosyante. Nananawagan naman sila sa mga negosyante na sumunod sa itinatakdang batas ng pamahalaan. Ivy, yung 20 hardwares na may paglabag, masasabi natin na kalahati ito doon sa mahigit 40 hardware na na-inspeksyon nila, at umabot sa mahigit 1,000 yung produkto na na-inspeksyon nila, at 916 pieces dito yung napatunayan na substandard. Uulitin lang natin, Ivy, na initial information pa lamang ito dahil hindi pa tapos yung kanilang operasyon noong nakapanayam natin sila. Sa ngayon o bukas o sa mga susunod na araw, aalamin natin sa DTI yung eksaktong bilang ng hardware, kung ilang piraso yung mga produktong kanilang naselyuhan, at yung kung magkano yung kabuuang halaga ng mga produkto na substandard. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo.